Chris Aquino ibinulgar ang totoong pagkatao ni Mel Sarmiento, kaya niya hiniwalayan. It's not my loss. Iyan ang mga salitang iniwan ni Chris Aquino sa isang comment ng fan sa kanyang Instagram post noong nakaraang linggo na nagbahagi ng update sa kanyang medical condition maging sa kanyang buhay. Dito ay ipinarating niya sa publiko na siya ay far from okay pagdating sa estado ng kanyang kalusugan, pero lahat ay kanilang ginagawa para makatulong naman sa kababayan na nangangailangan. Aniya, mahaba pa ang laban ko to strengthen my body and heal my broken heart. But from childhood I already knew, for me weakness could never be an option. Especially now because I have Kuya Josh and Bimd who still need me to love, care, and provide for them. Para sa dalawang pinakamamahal ko, hindi ako susuko. Sa huling bahagi ng kanyang post na isulat niyang, "At least now I know kung sino ang totoong nagmamahal at maaasahan at sino ang makasarili at fake lang pala." Ngunit mabilis niyang sinabing hindi ang kanyang ex ang kanyang pinatatamaan at kung siya man ay isusulat na raw niya agad ang pangalan nito. Samantala, tila hindi ito tumugma sa mahabang reply nito sa post ng kilalang kolumnista at talent manager na si Lolit Solis. Mariin kasing pinabulaanan ng Queen of All Media ang balitang lumabas na tila nagkabalikan silang dalawa ni ex-DILG Secretary Mel Sarmiento. Ang nasabing post na yon ay tila naging kasagutan naman ni Lolit Solis sa naisulat ng kasamahan sa trabaho at kaibigan na si Salve Asis sa kolom nito sa dyaryo. Natanong kasi nito kung posible ang pagbabalikan ni na Chris at Mel dahil nakikita na muli ang litrato nilang dalawa. Ayon naman sa post ni Lolit sa kanyang account, balitang baka magkabalikan sila Chris Aquino at Papa Mel Sarmiento Salve. May mga sign daw na baka bumalik si Papa Mel kay Chris dahil talaga daw love nito ang nanay nila Joshua at Bimby. In fairness naman kay Chris, talagang pag minahal ka niya, all out siya para sa'yo. Siguro nga naramdaman ni Papa Mel na sayang kung di niya bibigyan ng second chance ang kanilang relasyon, lalo pa nga at tanggap ng kani-kanilang pamilya ang kanilang love sa isa't isa. Well, love is lovelier the second time around, kaya sige na Chris at Papa Mel, back na kayo sa isa't isa. Kiss and make up na. Matatandaan na noong December 30, 2021, nangyari ang hiwalayan ni na Chris at Mel at isang mahabang post ang ginawa ng TV host sa kanyang social media noong January 3, 2022 para tapusin na ang mga kumakalat na balita tungkol sa kanilang paghihiwalay. Kinumpirma nga ni Chris ang balitang iyon dahil makikita ring nawala ang mga litrato nilang dalawa sa account nito. Sa ad ng TV host sa kanyang post, hindi na niya hinabaan pa ang pagpapaliwanag, bagkus ay ilalagay na lang ang ilang screenshots na magpapatotoo sa mga pangyayari. Ipinost nito ang screenshot ng text message ni Mel sa kanya. Ayon sa mensaheng iyon, dahil hindi nito maiwasan ang paglabas niya papunta sa ibang lugar at dahil napagod na rin itong manirahan sa isang bubble, pumayag ito sa kagustuhan ni Chris na palayain na lamang siya. Hindi rin kasi masisigurado ni Mel ang kaligtasan ng TV host dahil sa hilig nito sa paglabas ng bahay. Alam niya rin kung gaano kahirap para kay Chris ang mahawaan ng sakit dahil sa iniinda nitong karamdaman, kaya naman ang napakalaking responsibilidad na iyon ay pinadali na lamang natapusin ni Chris. Dagdag pa ni Mel sa kanyang text message, "I will always cherish in my heart the happy moments we had together. I do love you, but I guess this is goodbye, for your life is of greatest importance given that you have Bimby and Josh to take care of. You will forever be in my heart." Nang malaman ng publiko ang nangyari kina Chris at Mel, sari-sari ang naging reaksyon ng mga tao ukol dito. Noong una kasi, marami ang natuwa dahil sa wakas ay nakahanap na si Chris ng lalaking magmamahal sa kanya sa kabila ng mga pinagdaanan nito sa buhay, pati na rin sa iniinda nitong karamdaman. Ang iba naman ay nagsabing hindi sila naniniwalang tunay ang pagmamahal na ipinapakita ni Mel
para sa kanya. At ang hulang iyon ay tila nagkatotoo dahil sa mahabang sagot ni Chris sa post ni Lolit kung saan sinabi niya kung ano talaga ang totoong pagkatao ni Mel Sarmiento. Ani Chris, "No, Nay, hindi kami nagbalikan. I just felt peace in my finally. Kaya the past no longer felt like something I needed to erase. Iniwan niya ako, Nay, when I was at my lowest and ginawa niya yun via text. Matagal akong tahimik na nagdasal, questioning if for both of us, was it ever really love or was it just grief, timing and infatuation. I found my answers because we finally got to talk over FaceTime audio a few nights ago. Basing it on the final conversation, it became clear to me what his true feelings for me had been and how little respect I had left for him. Let's not involve my sons, because Mel failed to have the common decency to acknowledge that he hurt Bind and never once checked on how my son was taking all of this. It spoke volumes to me nung nalaman ko from my ate that she had tried several times to message Mel, trying to find a way to communicate with him and hopefully still create a bridge, but he actually snubbed my ate. And siguro yung final straw for me was the fact na kinaya niyang mag-imbento ng napakaraming kwento bilang patunay na close talaga sila ni Noy e may parang Alvin si Noy. Pero kung si Alvin, 17 years with me, this person was with my brother for 28 years. And kasing detalyado ang calendar of the people, places, events na napuntahan and nakasama ni Noy as Alvin is with me. Mas grabe pa yung kanya because from Congress 1998 to the end of Noy's term in 2016, kumpleto talaga yung listahan. Nay, by now, kilala mo ko. Family will always come first. Kahit may mga tampuhan or misunderstandings, at the end, family loyalty pa rin ang uunahin. I feel OA, yung ginawang panggamit sa nananahimik ng patay. Kaya it was a relationship na yung entire premise, what led to the closeness was my brother Noy, and because of what I had perceived to be their closeness. Background lang, the two boys and I lived with Noy for the last 5 weeks before the May 2016 elections, and Mel was a constant presence kasi maraming tinatapos na LGU issues. So paano magbabalikan sa taong hindi mo na pinagkakatiwalaan at ngayon alam mo nang hindi ka minahal at ginamit ka lang? The end, Nay. Move on na. Ang Alvin naman na tinutukoy ni Chris ay si Alvin Gagi na kanyang chief of staff. Hindi naman makapaniwala ang publiko sa kanilang mga nabasa sa comment section ng post na iyon ni Lolit. Ang ilan ay nagsabing akala nila ay mananahimik at hindi na muli magsasalita pa si Chris tungkol kay Mel. Ang pagsasalitang iyon na kanyang ginawa ay upang liwanagin lamang ang kumakalat na balitang maaari silang magkabalikang dalawa. Dito na tinuldukan ni Chris ang lahat ng spekulasyong pwedeng maisulat tungkol sa kanilang dalawa. Marami naman ang nalungkot, lalo na ang mga fans ni Chris, dahil umasa rin sila na panghabang buhay na ang pag-ibig na yon ni Mel at Chris. Nagpasalamat naman si Lolit sa pagsagot ni Chris at pagbibigay nito ng kaliwanagan sa pag-asa ng publiko sa pagbabalikan nila ni Mel. Aniya sa kanyang pinakabagong post, "Thank you kay Chris Aquino sa pagsagot niya doon sa mga balita na baka magkabalikan sila ni Papa Mel Salve. At least, na-clear na yung maraming tanong na nasa isip ng mga followers niya. Akala pa naman ng lahat natagpuan na ni Chris ang the one para sa kanya. Pero kung babasahin mo ang naging sagot niya, parang umpisa pa lang ay hindi na buo ang nararamdaman niya kay Mel. Masakit nga siguro iyong nag-try ang ate niya para kausapin si Mel, pero iniwasan niya at hindi sinagot ang tawag ng ate ni Chris. So noon pa lang pala, medyo may mga ginawa ng palpak si Mel, kaya mas mabuti ngang naghiwalay na sila. Plus yung hindi pala kaya ni Mel na lagi nasa tabi ni Chris, lalo ngayon dahil sa kalagayan nito. Yung hindi pwedeng isacrifice ni Mel yung pag-shopping niya sa isang middle class na clothing shop at pagpunta sa barbero. At how gross na sa text lang niya break si Chris Aquino. Sayang talaga dahil nga akala ng lahat,
ito na ang hinihintay na matagal ni Chris at inakala pang kasundo ng mga anak niya, pero hindi pala. How sad. Sana naman hindi gaanong nasaktan si Chris at naka-move on agad. Kundi dagdag stress pa sa kanya yung breakup nila ni Mel. Hindi bale na, for sure, ang lucky one ni Chris nandyan lang. Naghihintay din ng tamang timing. Magtatagpo din tiyak ang dalawang yan in God's time. Pray natin Gorgie at Salve. Chris deserves to be loved and has so much love sa puso niya na pwede niya i-share. Sana matagpuan na niya ang kanyang forever. Aminado naman si Chris noon pa na mahihirapan siyang makahanap ng lalaking tunay ang pagmamahal sa kanya dahil sa dami ng sakit na dumapo sa kanyang katawan. Taong 2018 nang mapag-alaman nila na siya ay may CSU, a chronic spontaneous urticaria, isang serious at chronic and distressing skin condition na mahirap ma-diagnose at ma-manage. Naaalala naman ni Chris na nagsimula ang kanyang urticaria flares noong 2013. Simula rin noong bata pa siya, sa kanyang pagkaalala, allergic na siya sa iba't ibang uri ng mga medications. Aniya, environmental allergens started triggering what I thought was just allergic rhinitis, sore throat, and skin asthma in my late 20s. I was told during my 2015 medical evaluation to have my thyroid autoantibodies closely monitored. Every year since then, the count continued to rise, and they reached a critical level. Ang pagkakaroon ng CSU ayon kay Chris ay habang buhay siyang aasa sa high-powered medicines. Mayroon din siyang maintenance na gamot upang makontrol ang kanyang hypertension na na-diagnose noong 2015 at gamot para sa matinding pag-atake ng kanyang migraine. Kaya naman hiling ni Chris sa Diyos ang ilang taon pa para maihanda ang kanyang mga anak kung sakaling may mangyari man sa kanya. Sa nangyaring ito kay Chris, maaaring masabing hindi na niya kailangan pa ng isang lalaking magmamahal sa kanya dahil halos lahat ng nakapaligid sa kanya ay naipakita na ang kagustuhan nilang tulungan ang TV host na mapabuti ang kanyang kalagayan at tunay na nagmamahal sa kanya. Mga ka-showbiz peeps, nais naming marinig ang inyong opinyon sa ating istorya ngayon. Just type your comments below.